Sa mga botante po, gaya ko, ano po ba yung dapat kong gawin sakali nga pong may mag-alok na bilhin yung aking boto? Well, pag kami nag-aalok sa inyo, nabibili ng inyong boto, ay maaari niyong i-report yan sa taong bayan. Ano? Actually, hindi naman yan binibili na, oy, bibili ko rin boto mo ha. Hindi ganun eh. Ang ginagawa naman ng mga kandidato, ay pupunta at bibigyan ka ng pera. Ano ha? Patago. Palihim. Oo. Ngayon, kung, o palihim. Ngayon, kung ikaw ay talagang isang concerned citizen, at ikaw ay inabutan ng pera, at talagang para ikaw ay impluensahan, na iboto siya, ay pwede mo siyang ireklamo ng vote buying, ano ha? Sapagkat yan ay talaga pinagbabawal lang ating batas. Ngayon, kung binibigyan ka ng pera at sa tingin mo ay hindi naman siya karapat-dapat na iboto, ay tanggapin mo yung pera, pero iboto mo yung kursonada. Ito na naman Comelec sasabihin na, ay hindi, masamang sabihin yan. Hindi magandang sabihin yan. Hindi nyo dapat tinatanggap yan. Eh, alam mo, I think Comelec is not attuned to the times ng ating panahon ngayon. Ano, ha? Alam mo kasi sa Lima, pagka ang isang butante, lalong-lalo na sa mga areas na mabigat ang labanan, kapag ang isang butante hindi niya tinanggap yung iniaalok na pera sa kanya, markado na ang butanteng yan, delikado na ang kanyang buhay. Dahil sa siya ay markado na na parang ang tingin o nagbibigay ng pera ay kalaban siya. Ana siya na ibuboto siya doon sa kabila. Kaya ang dapat nating turuan ang mga mamamayan natin na tanggapin niyo ang pera ano ha, pero huwag kayong maniwala doon sa sinasabi ng mga kandidato na kailangang iboto siya sapagkat alam niya na kung hindi mo siya ibuboto. In other words, kaya yan ay napipilitan tanggapin nga, natatakot na baka siya maging markado. At minsan bumoboto nga siya doon sa mga nagbigay kasi natatakot din siya dahil doon sa sinasabi ng kandidato na alam niya, malalaman nila kung sino ang ibinoto niya. Huwag po kayong maniwala dyan. Walang sino mang tao o kandidato o makakaalam kung sino ang inyong ibinoboto. Sapagkat ang botohan po ngayon ay automated. Ang balota ay mahaba. At ngayon ay hindi isinusulat ang pangalan. Dito ngayon ay nag-shade lamang. Imposible naman na pagkakaliit-liit ng shade na yon ay makikita pa nung kandidato ang iyong iboboto. At isa pa, dahil nga sa pandemya ngayon, ang mga watchers na malayo, hindi sila pwedeng pumasok doon sa loob mismo ng presinto. Kaya wala po makakaalam kung sino ang inyong iboboto. Kaya kayong mga botante na binibigyan ng pera, nag-aalala kayo na baka kayo maging markado ng nasabing kandidato, ay tanggapin po ninyo yan. Pero iboboto po nyo talaga kung sino ang inyong nasa konsensya ninyo. Yan po ang aking pinapayo sa lahat. Huwag kayong matatakot, huwag kayong maniniwala sa mga kandidatong yan na malalaman nila kung sino ang iyong ibinoboto. Kailangan talaga yung nagbigay sa iyo, huwag mong iboto yan. Kasi ang ginagamit yan ay pera ng bayan at yan ay babawiin niya kapag siya'y nanalo. Kaya yan siguro yung dapat part talaga natin ng ating voters education dahil sa marami sa mga botante ang nangangamba na pag hindi sila tinanggap ay baka may mangyari sa kanila. Pero Attorney Mac, paano naman kung for example may nakita ako lantaran yung talagang nagbebenta ng boto tapos tinanggap niya yung pera? At meron nga ito sinasabi dito ni Teresita Kasunuran, through digital na raw ang vote buying ngayon. Yun nga, online na raw. Yung pagbili ng vote ay transfer na sa banko, mobile accounts. Yes. Paano po ako makakapagsumbong at saan po ako dapat magsumbong? Well, una-una pwede kayo magsumbong sa Commission on Elections. Ano, kung talaga meron kayong katibayan ng vote buying, pero medyo mahirap patunayan din yan dahil sa sinasabi na yung iba to online na lamang ano ha, kung ganung online kailangan puntahan mo, makuha mo mismo yung account noong nagpadala at yung account noong tumanggap na talagang natanggap niya doon sa nasabing tao. Napakahirap kasing patunayan ng vote buying. Ang vote buying naman halim sa ngayon, kapag ang isang tao ay tumistigo laban doon sa laban doon sa kandidato, kapag naging testigo ka, ikaw ay exempt ka sa liability. Kasi sa ilalim ng batas, yung bumili at ang nagbenta ng boto ay kapwa criminally liable. Kaya kung ako halimbawa ang
tumanggap, aba ay liable din ako. Pero kung ako ay titistigo laban doon sa nagbigay sa akin, ako ay exempt sa criminal liability. Parang magiging state witness ako para sa gobyerno. Pero Attorney Mac, yun nga, yung for example yan, vote buying, no, election offense po ito. Sa inyo po bang karanasan, eh nagpo-prosper po ba yung mga ganito pong kaso laban po dun sa lumabag na kandidato? Paano po ba yan, Attorney Mac? Meron namang mga nagpo-prosper. Actually, may naging kaso na dyan ng vote buying. Malaking halaga, napaka nahuli talaga sila. At yung kandidatong napatunayan na may talagang vote buying activities, siya ay na-disqualified ng Commission on Elections. No? Nagkaroon na ng ganyang kaso ang ating Supreme Court. Matagal na. No, at may mga incidents din na yung mga involved dyan ay nagkakaroon ng kaso. Pero hanggang ngayon, ang hindi pa rin nagkakaroon ng talagang eksakto o ng actual case na kung saan ang isang tao ay nahatulan ng pagkakabilanggo dahil sa vote buying. Meron lamang nagkaroon ng disqualification case tungkol dyan, nung isang kaso na nakitaan siya na napakadaming pera na nakalagay sa kahon ng sapatos na intended para ipamigay. At yun ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng isang case for disqualification on the alleged ground of vote buying. Pero wala pang actual case tungkol sa isang tao na talagang nahuli na siya ay nagbenta ng boto o isang kandidato na bumili ng boto sa isang tao.